sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at lulihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Alhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malaki ng Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo
kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala na ning inyo mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita na rin ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo ng inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pagpinakain niya at roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong likod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan ka ng kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na magluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig. Handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Pagkain nila nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana nang nagsinikas, pastol naming mapagmahal, kami yung kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad. Sa buhay mong walang wakas, Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y
mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa 10 naririto sa loob ng simbahan, pwede po bang palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno? Ngayon po ay pinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi, Body and Blood of Christ. Gutom na ba kayo? Hindi pa. Pero marami sa atin gutom na. Hindi lang physical na kagutuman, kundi lalo tigit spiritual na kagutuman. Pag bibilangin natin, siguro nakaka 90 days na tayo, 3 months to be exact, bukas June 15. Ngayon ay June 14, nagsimula tayong i-quarantine, nagsimulang isara ang simbahan noong March 15. March, April, May, June. 3 months na. Kaya naiintindihan ko po yung pag-aasam ng mga tao na sana buksan na ulit ang simbahan, sana makapagsimba na ulit sila dahil napakarami nating deboto na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ay yung sila ay makapagsimba. Kaya ganun na lang yung bukod doon sa stress no, na natatanggap natin mula sa labas, nakakadagdag yung lungkot na hindi ka makalabas, na hindi ka makapagsimba. Kung dito po sa Quiapo, no, minsan humahanga po ako doon sa mga taong nasa labas kasi dahil nga under GCQ, 10 lang yung pinapayagan sa loob ng simbahan. Pero yung mga nasa labas, matyaga na tumatayo, no, kung makikita sa screen, no, yung ating mga kapatid na nagtsatsagang nakatayo sa dyan sa labas, minsan mainit, minsan maulan, pero nandiyan dyan sila para mas, no, para bang kahit sa ganyang sitwasyon, nararamdaman nila yung pangangailangan, mahigpit na pangangailangan dito sa banal na misa. Minsan tatanungin natin, ano bang nakikita natin sa misa na hindi nakikita ng mga gumagawa ng mga protocols, mga rules na hindi nila makita na essential ito sa ating buhay. Tingnan po muna natin, no? Balikan natin yung ating mga pagbasa dahil kahit papaano, parang naranasan na ito noon at no, nawa mas maging bukas ang ating kaisipan kung bakit tayo may ganitong sitwasyon na kinakailangan natin isara. Sabi dito sa unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, nagutom yung mga tao, pero malinaw po dito, sabi ni Moises, alalahanin ninyo kung paano kayong pinapatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon para kayo matutong magpakumbaba. 3 months, sabi ko, no? 3 months. Pero buhay pa tayo. At patuloy tayong nabubuhay. Iba, sabi ko nga, no? Nakasurvive ka sa ayuda, nakasurvive ka sa no, pagpila sa mga relief goods. Nakasurvive tayo. Bakit? Kasi patuloy tayong pinapatnubayan ng Diyos. Maganda rin yung kasunod ng bahagi, matapos yung tinuruan nga kayong magpakumbaba sa paanong paraan, ginutom niya kayo bago niya binigyan ng mana.
Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala sa tao na hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Di ba, no? Ito rin, naranasan natin ito ngayon. So dahil sa pagsuway natin sa Diyos, dahil sa hindi natin pagtanggap sa Diyos, ito yung nararanasan natin. Kinakailangan natin maranasang magutom, kinakailangan natin maranasan i-lockdown para matuto tayong magpakumbaba. At pag napakumbaba tayo, ito yung punto na, Lord, hindi na namin kaya, Lord. Pero kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi pinapatnubayan niya tayo. Ginugutom tayo. Oo, nagugutom tayo. Pero hindi niya tayo hahayaang mamatay. Hindi tayo papatayin ng Diyos. Gugutomin tayo, pero hindi niya tayo papatayin. Ayaw ng Diyos. Pero yung, sabi nga, yung konteksto, bakit tayo nagugutom? Kailangan muna natin magutom pansamantala para matuto tayo magpakumbaba, matuto kang magbigay, matuto kang humingi, matuto kang umasa sa iba. Kasi baka, no, ang taas-taasa ng tingin natin sa ating mga sarili to the point na kahit sa Diyos, hindi na tayo lumalapit sa Diyos. Kaya ito yung sabi ni Kristo, no, sa ating ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kung tutusin, no, parang paulit-ulit na sinasabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay, ang tinapay na kakanin ninyo, ang aking katawan, ang dugo, ang inyong iinumin, ang kumakain nito, mabubuhay. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, oh, wag lang yung talsiklaway, no? Kumain ka kasi. Sige nga. Mahirap kausap ang taong gutom. Mahirap, no, turuan ang taong gutom. Mahirap paliwanagan ang taong gutom. Pero sabi ulitin ko, hindi tayo gutom sa physical o material na bagay. Gutom tayo spiritually. Sa spiritual, dito sa inihahandog. Sabihin nyo nga ulit, kumain ka kasi. Di ba, pag yung mga magulang, no, pag naghain kayo at nag-iinarte pa yung mga anak ninyo, di ba, talagang maiinit yung, iinit yung ulo mo, magpapaulit-ulit ka, kumain ka, kumain ka. Kasi alam nung magulang, mahalaga ito para sa kanyang anak, para sa kanyang kalusugan. Kasi pag hindi, mananamlay, magkakasakit. Lalo pa ngayon, mahirap magkasakit. Konting ubo, konting sipon, COVID ka agad. Ito'y inihain na ni Kristo ang kanyang sarili, kumain kayo. Kaya sana po, pag pinapakain, kumain. Hindi yung pag nandito ka, yung normal days natin, nasa loob ka ng simbahan, pinaghanda ka na ng Diyos, hindi ka naman kumakain. I am unworthy, hindi po ako karapat-dapat, makasalanan po ako. Alam naman ng Diyos yan, pero pinaghandaan ka pa rin niya. Tayo lang talaga yung nag-iinarte. Ay yung mga nasa abroad natin, no, sa mga OFW o mga nakatira sa ibang bansa na walang misa, umaasa na lamang sila sa Facebook Live. Kontento na sila doon. Kasi wala talagang magpakain, walang makapagdala ng komunyon ng katawan ni Kristo. Tayo na nandito, hindi tayo mapakain, hindi tayo makapasok. O kaya naman, hindi tayo pinapapasok kasi nga, alam niyo kung bakit? Hindi essential ang tingin sa simbahan. At yun yung nakakalungkot na bahagi
na bagamat gusto nating sundin at sumusunod naman tayo sa mga protocols, pero hindi priority ang pangangailangang espiritual. Essential po ito. No? Kung sakasakali may nakikinig doon sa mga namamahala, nagpapatupad ng ECQ, GCQ, MECQ, insecure na tayong lahat, o kung ano paman, sana makita natin yung kahalagahan. Pag sinabing mahalaga, essential. Eh, hindi, minsan di ko po maiwasan din na magtanong, bakit yung mga pasugalan binuksan na? Essential ba yun? Eh, yung misa, eh, pag yung mga tao pumunta ng simbahan, nasa labas na nga lang, itataboy pa, paalisin pa, huhulihin pa. Eh, kasi nga, hindi essential. Pero, yun nga po, no? Shout out po doon sa talagang naninindigan. No? Hindi ko alam, pero iba yung ano eh, iba yung nararamdaman natin, yung magkahalong pananabik at lungkot na hindi ka makapagsimba, hindi ka makatanggap. No, kasi wala tayong ibang mapuntahan at dapat puntahan kundi ang Diyos. Pero nahihirapan tayong lumabas, nahihirapan tayong pumasok ng simbahan. Kaya nawa po, mga kapatid, ipagdasal natin. Bukas kasi mararinig natin kung ano na ba tayo, GCQ na ba tayo o MECQ. Kasi pag modified na, at least 50% capacity ng simbahan, makakapasok. Ngayon kasi, 10 lang. Mas marami pa yung nasa labas. Pero ipagdasal natin. Oh, hindi kailangan mamayani ang galit, kundi mas lalo gigit yung pagpapakumbaba. Ipagdasal natin yung mga leader natin na in charge dito po sa pagpapa-implement nitong mga lockdown. Nanawa, makita rin nila mismo, sila mismo, yung kahalagahan ng banal na Eukaristiya, yung kahalagahan na ibinibigay ni Kristo, walang iba kundi ang kanyang sarili. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, sa hapunan na inihanda ni Kristo, ang lahat ay inaanyayahang dumulog upang tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa ikabubuhay ng sandaigdigan. Ang ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos na buhay, ipinag-utos mo na ipagdiwang namin ang Eukaristiya bilang alaala mo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesukristo, walang hanggang pari, ipinagkatiwala mo sa iyong mga pari ang pagbibigay ng mga sakramento. Tulungan sila sa kanilang mga tungkulin, taglay ang buong katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo.
Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesukristo, tinapay na galing sa langit, pinag-iisa mo ang lahat ng tumatanggap ng Eukaristiya, pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa, ang lahat ng sumasampalataya sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Para sa ating umaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim ng dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babagulin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa uling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ako." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin ikaw rin. Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo nadarama. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay Jesus, mula sa Diyos Ama, pagpapalang masagana, buhay ka namit pag-asa sa puso mo. Ang ligaya, Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo.
pag-ibig mo ay totoo. Jesucristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa't dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kami napapasalamat sa lahat po ng patuloy na nagdo-donate at nagbibigay ng tulong para po sa mga programa at pagpapatuloy ng simbahan ng Quiapo. At sama-sama natin ipagdasal at ilingin sa araw na ito na nawa bukas ay makatanggap tayo ng good news na mula sa pagpapaunlak, no, na tayo po ay magbukas at mapayagan po ang mas marami pang tao na makapagsimba. So ipagdasal po natin ang ating mga leader. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan, lalo tigit ang lahat ng mga may karamdaman at biktima ng COVID-19. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasama ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareth,